So, magandang umaga sa inyong lahat. So, tayo ngayon ay nasa pangalawang topic na ng ating fourth quarter. At ito ay pinamagatang sama-samang pagkilos para sa pambansang kaunlaran. Okay? So, matapos natin talakayin ang kaunlaran noong nakaraang linggo, tayo na idadako sa paano nga ba ang ating magiging ambag sa pagkakaroon ng pagunlad ng isang bansa. Okay? Tingnan natin. Una ay ang mapanagutan, no? So bilang Pilipino, ito ang ating kailangan mga dapat tagliin o bilang isang mamamayan upang magkaroon tayo ng sama-sama pag-unlad. Kapag sinabi na nating mapanagutan, meron tayong tinatawag na tamang pagbabayad ng buwis. Ang pagkakaroon ng kultura ng tamang pagbabayad ng buwis ay makakatulong upang magkaroon ng pamahalaan ng sapat na halagang magagamit sa mga serbisyong panlipunan tulad ng libreng edukasyon, murang programang pangkalusugan at iba pa. So, ibig sabihin, kinakailangan nating gawin ang ating responsibilidad sa pagbabayad ng buwis upang magawa ng pamahalaan ang kanilang obligasyon o responsibilidad sa pagbibigay ng mga serbisyo publiko. Okay? Kasi kung matatandaan natin, sa pagbabayad ng buwis, doon kumukuha ng pondo ang ating gobyerno para makapag-provide o makapagbigay sa atin ng ating serbisyo publiko. So bilang mamamayan, nararapat lang na tayo ay magbayad ng buwis. Okay? Susunod naman ay ang makialam. Ang mali ay labanan. Ang tama ay paglaban. So paglaban sa anomalya at korupsyon, maliit man o malaki sa lahat ng aspekto ng lipunan at pamamahala. Mahalagang itaguyod ng mga mamamayan ang kultura ng pagiging tapat sa privado at publikong buhay. Hindi katanggap-tanggap ang pananahimik at pagsasawalang kibo ng mamamayan sa mga maling nagaganap sa loob ng bahay at sa komunidad, sa paaralan, pamahalaan at sa trabaho. So bilang isang mamamayan ng isang bansa, isa dapat sa ating taglayin ay ang pagiging makialam. Okay? Kapag meron tayong nakikitang mali sa kahit saan man parte ng ating bansa, nararapat lamang na tayo ay magbigay ng aksyon upang maitama ito o maitigil ang mga kamaliang nakikita natin. So hindi dapat tayo nagwawalang bahala kapag may nakikita tayong mali. So bilang mga tao, okay, may karapatan tayong makialam sa mga nakikita nating mali sa sitwasyon na kinakaharap natin. So, walang problema kung tayo ay magrereklamo kung ang dating nirereklamo naman ay ang nakikita natin mali. So, trabaho natin yun, no? Napunahin ang mga pagkakamali na ating nakikita. So, bilang mamamayan, hindi maganda na pinapabayaan na lang natin na wala tayong ginagawa sa mga maling nakikita natin. Masusunod naman ay ang pagiging maabilidad. Sa pagiging maabilidad, meron din tayong mga dapat taglayin. So, paano mo ba masasabi na ang isang tao ay maabilidad? Una, ay bumuo o sumali sa kooperatiba o yung tinatawag natin cooperative. Ang pagiging kasapi ng kooperatiba ay isang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ang bawat isa na maging kasapi sa paglikha ng yaman ng bansa. Ang kooperatiba ay ang pagsasama-sama ng puhunan ng mga kasapi upang magtaguyod ng negosyo na ang makikinabang at tatangkilik ay mga kasapi rin. Ang kanilang kita ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dividendo o hati sa kita batay sa bahagi ng kooperatiba. Ang nagpapatakbo ng kooperatiba ay mga kasapi rin naniniwala sa sama-samang pag-unlad. So, ibig sabihin, nararapat lang na tayo ay bumuo o sumali sa isang samahan na ang layunin ay ang umunlad sa estado ng pamumuhay. So isa na rito ay ang pagsali sa kooperatiba kasi ang goal naman ng kooperatiba ay ang sama-samang pag-unlad ng mga miyembro nito. So kumbaga, kayo ay magtatayo na, halimbawa, magtatayo kayo ng isang negosyo. Ha? Magtatayo tayo ng negosyo, lahat ng kasali rito ay kikita gamit ang dividendo o yung paghahati-hatian nating tubo noong negosyong ating itinayo. At sa pamamagitan noon, nagkakaroon tayo ng sama-samang pag-unlad.
Diba? Kaysa naman wala tayong ginagawa, nakatambay lang tayo sa bahay. Kung meron naman tayong kakayahan na sumali o bumuo ng samahan, kahit kayo simpleng mag-aaral, pwede kayong magtayo ng sarili nyong kooperatiba, kayong mga makaklase nyo. Magtayo kayo ng negosyo, online selling, mag-aambag-ambaga kayo ng puhunan, so pwede kayong kumita at sama-sama kayong uunlad. Sa pagkita nyo pa lang, pagkakaroon ng tubo o kita, ay umaangat na ang inyong estado ng pamumuhay na isang senyales ng pag-unlad. Susunod naman ay ang pagnenegosyo. Hindi dapat manatiling manggagawa lamang ang mga Pilipino. Dapat natin sikapin na maging negosyante upang tunay na kontrolado ng Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. Okay? So sa nakikita natin kasi ngayon, ang mga Pilipino no ay nag-aaral para maging trabahador. Wala? Pag tinanong mo ang bata, ano ang gusto mo paglaki mo? Gusto niya maging engineer. Gusto niya maging architect. Gusto niya maging doktor, teacher, abogado. So doon pa lang may kita mo na yung mga bata na Pilipino, wala sa isip nila ang magnegosyo. Walang bata na nagsabi, gusto kong maging boss ng sarili kong negosyo. Paano yayaman ng Pilipinas kung lahat ng Pilipino halos ay gusto na lang maging trabahador? At ang mga may-ari ng kumpanya ay taga-ibang bansa. Halimbawa, pumupunta rito ang mga taga-ibang bansa o mga dayuhan sa ating bansa para magnegosyo. Samantalang tayo, pumupunta tayo sa ibang bansa para magtrabaho. So malaki ang pagkakaiba nun. Sila pumupunta rito para yumaman sa pagnenegosyo. Tayo pumupunta tayo sa bansa nila para may kitain, para sumahod. So kung tayo mga Pilipino ay magkakaroon ng lakas ng loob na magnegosyo, no? Well, hindi naman sa lahat ng bagay kikita ka kagad, pero nasa pagpupursige yan. Pero kung tayo ay magsisikap at magnenegosyo at darating ang time na tayo na mismo ang may-ari ng mga kumpanya na ating nakikita sa Pilipinas, mas mabilis na yayaman ang ating bansa dahil tayo mismo yung kikita sa sarili nating mga produkto. Okay? So tandaan nyo, kapag ibang tao ang nagmamay-ari ng negosyo, mga dayuhan, ang kumikita ay yung bansa nila. Okay? Kapag Pilipino naman, obviously, lahat ng kita ng negosyo yun, kapag Pilipino may-ari, mas malaki ang naibibigay niyang tulong sa ating bansa. At susunod naman ay ang pagiging makabansa. So bilang isang Pilipino, ano ang mga dapat mong taglayin para masabing makabansa na may tutulong sa pagunlad ng ating ekonomiya? No? Una ay ang pakikilahok sa pamamahala ng bansa. Ang aktibong pakikilahok sa pamamahala ng barangay, gobyernong lokal at pambansang pamahalaan upang maisulong ang mga adhikain at pangangailangan ng mga Pilipino ay kailangang gawin ng bawat mamamayan upang umunlad ang bansa. So, ibig sabihin, dapat tayong mga mamamayan ng ating bansa ay aktibong nakikilahok sa kung paano nga ba dapat pamahalaan ang ating bansa. Sa simpleng barangay lang, dapat tayo ay laging nandiyan sa pagbibigay ng mga suggestion kung paano nga ba pamamahalaan ang ating barangay. Hindi kasi maganda na nag-aabang ka na lang kung ano yung batas, pagdating ng panahon ay magre-reklamo pa, bakit ganito yung nangyayari sa barangay, di ba? Eh kung nung time na ginagawa pa lang yung ordinansa ni chairman, nag-suggest ka na, kasi tayo bilang mga mamamayan, tayo kasi yung maaapektuhan ng mga batas na o mga ordinansa na ipapatupad nila. So dapat, tayo bilang mamamayan ay nakikialam kung paano nga ba nila i-handle ang ating bansa para kung sakali man ay hindi tayo maabuso sa mga ordinansa kanilang ipapasa. Okay? So kapag mayroong mga meeting ng barangay, maaari kayong sumama doon, lalo na kung ang concern ay mga programa para sa barangay. For example, ay magkakaroon ng mga feeding program, pwede kayong mag-suggest, magkakaroon ng meeting para sa piyesta, kaya naman meeting sa pagpapaunlad ng barangay, paglalagay ng mga ilaw sa kalye, yan, pagpapatayo ng mga basketball court, pwede kayong mag-suggest dyan
para kung sakali mang matapos ang meeting, at least naibigay natin yung sarili nating suwestiyon sa kung paano nila gagawin yung mga aksyon na pinaplano nila. Para kung sakaling nandyan na, kung makikita nating ginawa nila ang ating suggestion, hindi maganda, di ba? Kaysa naman yung tanggap na lang tayo ng tanggap. Kailangan din natin yung ano, yung makialam sa kung paano pinamamahalaan ang ating bansa dahil tayo mismo yung mga nakatira dito. Hindi maganda na naghihintay na lang tayo ng utos lagi. Minsan may karapatan din tayong mag-suggest ano ba yung gusto nating tahakin bilang Pilipino dito sa ating lugar. Okay? Sunod naman ay ang pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Okay? Ang yaman ng bansa ay nawawala tuwing tinatangkilik natin ang dayuhang produkto. Dapat nating tangkilikin ang mga produktong Pilipino. So, tandaan natin na tuwing ikaw ay bumibili ng imported product, yung bansa na nagpadala ng imported product na yan ang yung mayaman. Okay? Sa tuwing ikaw naman ay bumibili ng sariling produkto ng Pilipino, yung bansa natin ang yumayaman. So, halimbawa, tuwing bumibili ka ng Hershey's, yung Amerika yung yumayaman. Tuwing bumibili ka ng chocolate na pagmamayari ng mga Pilipino, na negosyante Pilipino, yumayaman ang Pilipinas. So, paano tayo magkakaroon ng pag-unlad kung hindi natin tinatangkilik yung sarili nating produkto? So, sa simpleng paraan lang na pagbili ng mga produktong Pilipino, natutulungan na natin ang ating bansa at ang mga negosyante nito na umunlad, na mararamdaman naman natin yan kung patuloy natin itong gagawin. Kasi kung patuloy natin bibilhin ang mga imported products, patuloy silang yayaman, tapos patuloy na maghihirap yung ating mga negosyante. Tandaan natin, yung mga imported na yan, ang mga trabahador dyan nasa ibang bansa. Ngayon, yung mga produktong Pilipino, ang mga trabahador niya nandito. Ano ang mangyayari kung sakaling wala nang bumibili ng produkto ng Pilipino? Obviously, magsasara yung negosyong yun na mayroong mga trabahador na Pilipino. At doon pa lang, marami na ang mawawala ng trabaho at kita at dadagdag na naman sa tinatawag nating unemployment rate. Okay? Na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. So, kung gusto nating umunlad ang ating bansa, dapat isa sa mga malalaking hakbang na ating dapat gawin ay ang pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Pilipino first. Yan. At syempre, ang pagiging maalam. Bilang Pilipino, dapat tayo ay maalam. Tamang pagboto. So, dapat maalam ka sa tamang pagboto. Ugaliing pag-aralan ang mga programang pangkaunlaran ng mga kandidato bago pumili ng iboboto. Hindi porket sikat, artista, gwapo, maganda, iboboto mo na. Dapat tinitignan mo ano yung kanilang mga plataforma sa tuwing sila ay nangangampanya. Dapat din nating suriin ang mga isyong pangkaunlaran ng ating bansa upang masuri kung sinong kandidato ang may malalim na kabatiran sa mga ito. So dapat na tinitignan mo yung matalinong politiko. Hindi yung kung sino lang na sumikat na lang dyan, tas tumakbo bilang congressman, bilang mayor, bilang governor, bilang konseyal, kung sino yung sumikat, bilang senador, presidente, vice-presidente. Dapat tinitingnan din natin ano ba yung alam nila sa pagpapalakad ng bansa. Hindi yung kung sino-sino lang yung ating binoboto dyan dahil gusto natin yung commercial niya nung nangampanya siya. Ay maganda yung tunog ni ganito. Nung siya'y nangangampanya, ito nga ang iboboto ko. Kayo bilang isang mag-aaral, may kakayahan kayong magpabago ng sistema ng politika ng bansa dahil kayo ay dapat na maging mas matalino sa pagpili ng mga magiging politiko. Dapat tinitignan natin sino ba yung talagang may kakayahang magbago ng sistema ng ating bansa. Sino ba yung tingin natin na totoo ang sinasabi habang siya ay nangangampanya. Eh? Sino ba rito yung mga politiko na tumatakbo na karapat dapat bigyan ng pwesto at hindi tayo kakalimutan sa mga pangako niya kapag siya ay nakaupo na. Kailangan tinitingnan natin yung credibility ng tao, yung integrity ng tao. Halimbawa, nakasuhan na ng corruption,
Di ba? Nakulong na. Nakalaya ulit. Napatunayan siya ay may corruption, pero nakalaya pa rin. Ngayong mag-eeleksyon na, iboboto na naman siya. Nanakawan na naman tayo. Siyempre, mga politiko, once na nagnakaw yan, nakalaya, magnanakaw ulit na yan. So ano na ang mangyayari sa atin kung paulit-ulit na lang yung mga binoboto natin pagdating ng eleksyon? Napatunayan ng nagnanakaw, iboboto mo na naman. Napatunayan ng wala nga siyang ginagawa doon sa pwesto niya, iboboto mo na naman. Dahil lang sa nagbigay siya ng 500 noong kumpanya, noong kampanya. Pero mo, yung mga vote buying, ipagpapalit nila yung 6 na taon na pwesto sa mataas na gobyerno sa halagang 500. Di ba? Talo ka pa. Kasi ikaw, 500 lang nakuha mo. Sila, nung nanalo, milyon-milyon ang kukunin nila. So once na nagbo-vote buying ang isang politiko, iyon yung sign na hindi dapat siya iboto. Kaya dapat maging maingat tayo at syempre matalino sa pagboto ng ating mga susunod na politiko. Ayan. So kayong mga kabataan, isa kayo sa mga dapat na maging matalino sa pagiging botante. Eh? Kaya nga sabi ni Jose Rizal, kayo, pag-asa ng bayan, dahil kayo ang magpapabago sa sistema. Ngayon, kung iniisip nyo na pag kayo ay pwede ng bumoto at ibibenta nyo lang din ang boto nyo, isipin nyo na lang kung ano ang mangyayari sa inyo. 6 years, 4 years na sila ay nakaupo. Diba? Sa halagang 500, ninakawan ka ng milyon-milyon. Talagang hindi tayo uunlad niya. Next, pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad o kahit na anong maabubuti sa ating komunidad. Diba? Ang pag-unlad ay hindi magaganap kung ang pamahalaan lamang ang kikilos. Siyempre, wala, gaya nga na sinabi ko last time, wala namang umuunlad ng biglaan, wala rin umuunlad ng pusa. Sabi nga natin last time, ang pag-unlad ay aktibo at progresibong proseso. So dapat tuloy-tuloy at may lagi mo tong ginagawa. Hindi pwedeng may ginawa ka lang na effort, okay na. Maaring manguna ang mga mamamayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa pangkaunlaran. So hindi natin kailangan maghintay ng programa ng pamahalaan para lang mag-start ng isang program sa pagpapaunlad ng bansa. Pwedeng tayo ang mauna sa mga agenda sa paggawa ng step kung paano tayo uunlad. Okay? Dapat ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating komunidad upang makabuo at makapagpatupad ng mga proyekto magpapaunlad sa ating komunidad. So tandaan natin na tayo bilang isang mamamayan, nag-i-start tabat tayo sa ating community o sa ibang salita sa ating barangay. Dapat dito pala nakikilahok na tayo sa kung paano nga ba tayo uunlad. Eh, hindi kasi pwedeng makialam sa malawakan ng sarili mong bakod, hindi mo man lang nagagawa ng paraan. Halimbawa, ikaw ay kasama sa barangay 1. Mas nakikialam ka pa sa barangay 2, 3, 4. Sarili mong barangay, hindi mo inaalagaan. So, baliwala. Kailangan mag-i-start muna tayo sa sarili nating barangay. At hindi natin kailangan na pangunahan tayo ng gobyerno para lang magkaroon ng pag-unlad. Pwede tayong magpusa na mag-start ng ating mga hakbang tungo sa sarili nating pag-unlad. Okay? So, yun yung mga ilan sa mga nararapat nating taglayin sa pagkakaroon ng pag-unlad. Eh, bilang isang mga mamamayan, ito yung mga dapat nating isa puso at isa isip na mga hakbang, na mga katangian na dapat nating tinataglay para lang tayo ay magkaroon ng pag-unlad. Hindi na pwede kasi yung wala kang pakialam. No? Dapat sa panahon ngayon, nakikialam na tayo. Dapat sa panahon ngayon, pinapakita natin kung ano ang gusto nating mangyari. Diba? Lalo na ngayong COVID. Isang example ay Maginhawa Community Pantry. So nung nagkaroon ng COVID, maraming tao ang naghirap. Diba? O sige, sabihin na natin, mayroong mga ayuda ang gobyerno. Pero naramdaman ng ibang tao na medyo kulang ata yung ibinibigay ng gobyerno doon para doon sa ibang mamamayan.
hindi sila nakaka-cope up, no? Hindi sila nakakasabay. So, hindi natin kailangan lagi na magsabi na, wala na naman binigay, kulang. So, yung ibang tao, ano ang ginawa nila? Nag-usa silang mag-start ng mga initiative, mga hakbang, para matulungan yung kapwa nila. Isa sa mga makikita mo rito eh, ayan, oh, nakalagay dyan, makapagpatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa ating komunidad. Sa panahon ngayon, pagtulong ang ating tema, no? Sa community lang siya nag-start, sa sarili niya. Sa sarili niyang barangay, sarili niyang community, doon siya nag-start. Pinakita niya na kaya ng mga simpleng mamamayan na tumulong. Okay? At dahil sinimulan niya, madali na lang sumunod yung iba. At naglabasa ng iba't ibang pantry sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kailangan lang may mauna. Hindi man natin ito makita sa gobyerno lagi, pero kung kaya naman nating simulan, bakit hindi? Okay? Kaya ngayon, sa panahon ng COVID, after nito, kailangan sa susunod, eh, sa panahon ng eleksyon, mas maging matalino tayo kung sino ang iboboto natin. So may mga idea na tayo, sino yung mga may ganap? Sino yung mga may ginawa noong panahon ng pandemya? Sino yung totoong nagmalasakit sa mga Pilipino? Ma? Dapat yan yung mga binoboto natin. At bilang mga Pilipino mamamayan, ano ang ginawa mo ngayong panahon ng pandemya? Ikaw ba ay nagpasaway? Nakakatulong ba sa pag-unlad? Seryoso ng pag-unlad doon. Siyempre, mas matagal ang COVID sa isang bansa, mas matagal ang pagbalik ng sigla ng ekonomiya. So kung isa ka sa mga dahilan kung bakit tumatagal ang COVID, ay hindi ka nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Isa ka ba sa mga tao na pagdating ng hapon ay lumalabas para mamasyal? Ikaw ba ay iskasama sa mga tao na pag nakikita ang barangay ay tumatakbo? Umaaura ka ba sa labas ng walang face mask? Kasama ang mga kaibigan mong minor de edad din. Tandaan nyo, quarantine pa rin tayo. General community quarantine. Wala pa rin sinasabi na pwede nang lumabas ang mga underage. Diba? Kung kayo ay 18 pababa o 17 pababa, hindi pa rin sinasabi na legal na kayong lumabas. Eh? So isa lang 'yon sa mga dapat nating isipin, no? Bilang isang Pilipino, tatanungin mo lang naman ang sarili mo. Ano ba ang dapat mong gawin para makatulong sa ating bansa? Bago mo gawin ang isang desisyon, dapat mong tignan, tanungin mo muna ang sarili mo, ito ba ay makakatulong sa ating bansa? O isa lang 'to sa mga magiging problema? Diba? Halimbawa, mga pagrarayot, paggabi, pagbabatuhan ng mga bote sa gabi, nakikita sa CCTV, sikat ang tondo dyan, laging maraming nagrarayot. No? Sikat tayo dyan. So, ano nga ba ang dapat mong gawin? Ikaw ba ay dapat sumali o manahimik sa bahay? Ano ba ang mga hakbang na ikaw ay makakatulong sa pagunlad ng ating bansa? Yun ang dapat mong gawin. Ano ba ang mga hakbang na makakalala sa sitwasyon? At dapat mo bang gawin yon? So yun lang naman yung ating dapat talakayin sa araw na ito na dapat bilang isang Pilipino, maipapakita natin, bilang lalo na tayo, kayong mga kabataan, maipapakita natin na kayo ay mayroong kakayahan na makapag-ambag o makapagbigay ng kahit ano o kahit anong, kahit something na maliit na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Okay? So, meron pa ba kayong mga tanong? Kung meron kayong mga tanong, ay maaaring yung i-chat dyan sa gilid, sa baba, para naman sasagutin natin.